Magandang hapon mga kabansa. Dito na naman tayo dahil mayroong gustong magpapaturo kung paano ba papalitan yung metro niya sa Nawasa kasi nasagasaan ng tricycle. Ngayon sabi ko, titingnan na lang niya sa vlog ko kung paanong papalitan yung metro niya dahil hindi ko nakikita yung cluster ng kanyang metro. O magandang metro ba yun o pangit na metro ng tubig. Ngayon, yung ating talakayin ngayon ay ang water piping trouble sa mga bahay. Ano? Mga kabansa, ito. Ngayon, ito ang metro ng tubig. Ngayon, hindi natin alam kung paano ang pwesto ng nandun. Nakatayo ba siya o nakahiga lang siya? Ganyan, no, mga kabansa, no? Ngayon, ang gagawin natin dahil naputol na yung metro niya doon, hindi natin alam kung ang linya ba niya ay buo pa o sira na. Ngayon, ang gagawin natin, hindi ko rin alam kung 3/4 siya o 1/2. Kaya ituturo ko sa kanya, sabi ko, panoorin na lang niya sa vlog ko. Ngayon, kung 1/2 ang metro niya, ang linya niya, ganito lang gagawin yan mga kabansa dahil... Kuya, hindi mo alam yung bilya to pass? PBC tayo ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, gagawin natin kabansa. Idudugtong natin ito. No? Nakaganyan yan sa metro kasi nasira na yung metro niya, naputol na. Ngayon kung ang abang niya doon ay 1/2 at saka PVC, maglalagay siya ng ganito. Ano? Yan, kabansa, nakaganyan na yan siya. Tugtungin natin para nakikita niya mabuti. No. Kaganyan yan, kabansa. Ito, magandang metro to, kabansa. Kaya, medyo may kamahalan nga lang. Pero, pwede na. Ito, ano? Ngayon, kung nakadiretso lang siya, ang kailangan niya ay coupling. Diretso na ito, tubo na. Halimbawa, ito, tubo. Diretso na lang siyang ganyan. Ano? Ganun ang gagawin nyo mga kabansa kung kunyari na putol yung metro nyo. Ngayon kung nakapatayo naman siya, lalagari tayo dito kabansa. Lalagariin natin yan. Ganyan no. Maglalagari tayo. So yun ang mangyari mga kabansa. Paganyan lang, tapos lalagyan ng solvent both side, tapos antayin ng konti, yan, tuyo na yan. Ganon din sa kabila kabansa. Lalagay tayo ng ganito. Ang tawag dito is female adapter. Ano? Female adapter. Kailangan natin pa dito teflon. Kung mga hindi pa nakakaalam,
mga kabansa, para hindi na kayo magbayad ng tigagawa. Itong kailangan nyo, ito yun ang tiplon. Ito, ilalagay nyo dito yan. Kada may thread, ilalagyan nyo. No? Pagtapos na nabalot na, pag natiplon na, ganyan na uli. Lagay na yan. Yan, no? Ganyan. Pagkatapos, dudugtong tayo uli. Kailangan mo dito ng Neltex. Sa ganito. Kung nakatayo yan sa bansa. Kung nakapatayo. Ganyan. Ganyan, ano? Kung ganyan ang pwesto ng nawasan nyo, kabansa. Ngayon, kung nakadiretso naman, ganito lang yon. Kaganyan lang yan, kabansa. Ganyan. No? Nakagapang lang yan sa lupa. Paalala ko lang pala, mga kabansa, no? Mayroon tayong mga metro na mamahalin. Mga mayroon tayo niyan, makukuha dito lang sa aming tinatrabawa na store. Ito, may gawa nito is Codex ang may gawa nito. Yung ginagamit mismo ng nawasa, pero ang presyo nito is nasa 1-2. Ngayon, mayroon naman tayo na metro na pangsamantagal naman ito, kabansa. Mumurahin lang ito. 250 lang po yan. Ganyan. Pero yung ito niya, yung ganito niya na nilalagay dito, isang taon lang, napuputol na po yan. Puputol na. Kaya ang ginagawa dyan, kapag nasira, halimbawa siya putol na, ganito uli ang gagawin natin dyan. Ganto na mismo, female adapter na 3/4. Diretso na po yan. Hindi na kailangan ng bakal. Kasi ang bakal mabilis maputol. Yan, no? Yan, nakaganyan yan siya. Batay yata sumuot ka bansa. Nakaganyan yan. Tapos kung ang linya mo ay 1/2, maglalagay ka ng reducer, ganyan. Reducer po yan. Pero may isusuot ka rin dito sa gitna niya na ano, pinaka-nipple niya. May isusuot ka rin na ganito yan, kabansa. Tsaka kung kailangan mo rin ililiko, elbow rin. Kailangan mo rin ng elbow kung nakatayo. Ano? Tandaan nyo mabuti para makasib tayo sa mga paggawa natin. Yan. Elbow, no? Yan, nakaganyan yon kung nakatayo siya. Lalagay niya uli kayo ng tubo dito. Ganyan kung nakatayo. Ano? Yan. Pero kung nakagapang naman, hindi mo na ito kailangan. Ganyan na yan. Yan. Ganyan na, mga kabansa. Kung sino may gusto na maghanap ng mura na materyales, meron tayo niyan. Dito pwede kayo mamili. Dito sa store natin. Tapos ituturo ko naman sa inyo, kasi mga water piping na ganyan, kung minsan naglilik yan. Kaya kapag naglilik yan, kailangan mahusay ka magdugtong, kasi madami bumibili ng ganito na hindi marunong magdugtong, bumabalik sila. Tapos ang sabi nila, bakit nababasag?
Nababasag daw yung ito kapag inigpitan ng yabe. Mga kabansa, dito na tayo. Para yung mga customer natin, mabalik kay inigpitan na nito. Ginagamit pa yabe. Eh sabi ko, hindi naman yabe ang gamit yan, di kamay. Ang tuturo ko sa inyo, yung paglagay ng goma, kailangan nakalusot siyang ganon. No? Naka-clearan siyang ganon, no? Paglagay ng goma. Hindi yung kasi babasta-basta lang ng tutok. Hindi nila nilalagay yung goma. Ano? Tinututok lang nila ang goma doon. Kaya kahit anong gawin mo, nagli-leak siya. Ngayon, ang gagawin natin, isusuot na natin ng ganyan. No? Kamay lang po ang gamit dyan. Kamay. Ganun po din sa kabila. Ganyan lang po yan. Tandaan yung kabansa, kailangan may goma siya. Kasi pag wala siyang goma, maglilik pa rin siya. Ganyan. May goma siya kailangan, tapos nilalagpas siya. Ganyan, naglilik. Ganon din po sa ano, sa mga 3-4. Ganto rin yun ang pagkagawa nun. Pero 3-4 lang sukat. Kaya yan, kabansa, oh. Kamay lang ang gamit niyan. Kahit tilain mo yan, hindi na yan. Hindi na yan. Hindi na yan. Basta mahila. Ay, hindi lang naigpitan. Ayan na kabansa, ikita mo na ang tibay niyan, walang leak yan, kahit may pressure pa yan. Ganyan talaga katibay kapag ganito. Ayan, okay na mga kabansa, no? Ang tawag po dito is PE connector. PE connector na 1/2, mayroon din ito 3/4. Kung gusto mo yung ginagamit po ito sa hose na blue, yung ganto na hose. Pag gusto mong umikot siya ng gusto, kailangan pag umikot siya, kahit 3/4 pwede. 1/2, 3/4 itong ating mga ganito. Ano? Ayan, yung mga nagpapagawa ng mga sanawasa nila. Kung maliliit lang naman na trouble, pwede nyong kayo na gumawa. Para hindi na kayo gumastos ng 1,800. Tapos yung gamit nyo, iuwi pa. Yan lang mga kabansa. Kung ano yung mga kailangan nyong itanong, pwede nyo itanong sa akin. Comment lang kayo dyan sa YouTube channel kong Lupin Estranghero, para pwede namin kayo ma-response kung saan man kayo, kung paano ang gagawin. Tapos pipicturan mo na lang, papakitaan nyo sa akin, pwede ako mag-suggest kung ano ang gagawin nyo, pati sa mga tangki sa tubig, linya papunta sa tubig, ang mga problema motor, bumabalik yung tubig, nauubusan ang tangke ng tubig,
may nilalagay po dyan na mga check valve at saka mga ball valve kung paano para maisara o ano. Yan lang mga kabansa, at huwag nyong kalimutan na mag-subscribe sa Lupin Estranjero. Paki-share na lang po ang aking YouTube channel para ano, and stay safe po at mabuhay. Magandang hapon po.